Hello mga ka-electricals, today tuturuan kayo paano mag-wiring itong miniature breaker natin. So, shoutout kay Menzo sa comment niya na gusto niya matuto paano wiringan to. So, hindi natin mai-actual pero idodrawing natin to gamit ng whiteboard, then doon natin wawiring ano. So, kita niyo tatlong breaker lang to, isang main, dalawang branch, isa para sa ilaw at isa sa para sa outlet. So, tuturuan ko kayo kung paano wiringan to sa pamamagitan ng drawing natin. So, mga ka-electrical, ito yung din-drawing ko, no? So, ito yung panel board natin na miniature breaker. So, ito yung ginawa kong example, no? Yung isa is makikita niyo dito sa breaker natin. So, 60 ampere to, no? Ayan, 60 ampere. 60, then A, yung A is ampere yun, then 20A, 20 ampere yun, then 15A is 15 ampere. So, yung main natin is itong 60 ampere, then yung para sa outlet natin ay 20 ampere, and yung 15 is para sa lighting. So, paano natin wiringan ngayon yan? So, may comment sa akin si Menzo. So ito yung request mo, no? Paano i-wiring to sa mga load natin, papunta sa lights, tsaka sa outlet. So gumawa rin ako ng drawing para sa loading natin dito sa lights at sa outlet. So hindi ko na pinakita yung circuit ng mismong lighting at saka yung sa outlet, no? Sa lighting kasi may mga switches pa yan, then pupunta sa ilaw. Then marami pang mga ilaw ang pupunta dyan. So depende kung ano yung wiring mo. Then sa outlet, parallel lang yan. So, dugtong-dugtong yan. So, depende rin yan sa iyo kung gaano karami yung outlet na gagamitin mo. So, papakita natin yung focus natin dito ay sa panel board. So, sa panel board ng miniature breaker, lalo na kung line to line. Pag sinabing line to line, 110-110 yung linya natin, no? So, 110 volts, 110 volts. So, karaniwan sa NCR, ganyan yung voltahe natin. Yung line 1 is 110 volts, line 2 is 220 volts, okay? So, dito muna tayo sa line to line. Sa line to line, yung mismong panel board natin o yung miniature panel board ay merong kasamang ano yan, bus bar. Andiyan yung mga tornilyo niyan. Okay. Kapag sa line to line gagamitin nyo, so hindi nyo na kailangan gamitin yung bus bar. No? Although, pwede nyo pa rin gamitin yan as grounding. No? Kung sakaling mag-install kayo ng grounding. Pero, saka na natin i-focus yung grounding. No? Dito muna tayo sa linya. Yung mahalaga talaga yung mismong linya. So, hindi nyo gagamitin yung bus bar na yun. Okay. So, from line ng Meralco. Line ng Meralco. So, bababa yung kuryente natin papunta rito. Dito muna kagad sa main. Line 1. Saka yung line 2. Okay? Then, papano doon sa mga branches natin? So, sa branches natin, mula doon sa main ng breaker, bababa ngayon dito. So, itatap nyo lang yan. Tatap nyo. Ayan. Tatap nyo papunta dyan sa taas ng breaker na 20 ampere na ito ay para sa outlet. Para sa outlet to or yung tawag na CO. Convenience outlet. Okay. So, yung breaker natin, itong 20 ampere na para sa CO. So, didiretso naman yan papunta sa loading natin.
Ayan. Kukonekta mo yan dyan sa mga outlet. Okay. So, tapos na tayo sa outlet na loading natin. Then, paano naman yung 15 ampere? Which is para sa lighting natin. Na? Lighting yan. So, kukuha ka ng supply niyan from here. Na? Mula dito sa ibabaw ng CO o ng outlet natin. Papunta sa kabila. So, ang mangyayari dyan, itatap mo rin yung wire ng lighting papunta rito sa ibabaw. So, huwag sa baba. Kasi mangyayari pag nilagay mo sa baba, yung load ng 15 ampere sasama dito sa 20 ampere. So, may masyadong ma-overload yung 20 ampere mo. So, kailangan kumuha ka ng supply doon sa ibabaw. So, i-jumper mo yan. No? Kasi nga, hindi natin gagamitin yung bus bar dahil line to line tayo. So, yung bus bar dito ay para sa sa may line to neutral. No? So, kapag miniature breaker ang gagamitin nyo, gina-jump nyo yung main. Okay? Ito yung from main, then bababa sa main, papunta rito sa ibabaw, then i-jump nyo papunta sa mga loading. So, kung apat yung breaker nyo, kunwari apat, may isa pa kunwari dito, no? Ganun din, i-jump nyo mula dun sa ibabaw. Okay? So, ito namang 15 ampere natin na para sa lighting, siyempre, dito, mula sa taas, papunta sa baba, ipupunta mo yan doon sa loading ng lighting natin. Ayan. Okay. So, kahit nasabihin mong reversible, yung binili mong breaker, pero, or hindi ka sigurado na reversible yung breaker, sigurado kuman o hindi, lagi mong unahin dun sa taas. No? Kasi kapag minsan hindi ka siguradong hindi reversible yung breaker niya, pag nilagay mo sa baba, hindi magtitrip yan. So, mababaliwala yung feature ng breaker. So, kailangan upright mula sa taas, pababa. So, yung supply natin lagi nanggagaling sa taas, then yung loading ay pupunta sa baba para mag-trip yung mga breaker natin kung sakaling merong trouble na nangyari, lalo na sa lighting. Then, isa pa, bakit magkaiba yung ampere ng CO at saka sa lighting? So, sa outlet natin o yung CO natin, kaya 20 ampere yan dahil malalakas yung loading natin dyan. Nandyan yung mga TV, electric pan, washing, no? O ano-ano pa, minsan rep nasasama pa dyan. So, kaya 20 ampere. Kasi maaaring itrip niya kagad kapag 15 ampere yan. Lalo na kung sabay-sabay ang paggagamit nyo. Then, sa lighting, kaya bakit 15 ampere? So, dahil mababa ang consumption ng kuryente nyan, hanggang 15 ampere lang yan. Dahil nga, kung sakali magka-trouble ang lighting, kayang-kayang itrip ng breaker yung trouble na yun. No? So, yung rating na yan na 15 ampere ay para sa lighting lang talaga. Okay? So, natapos na tayo sa line to line. So, gawin naman natin is yung line to neutral. So, burahin lang natin ulito. So, yung line to neutral naman natin, doon natin gagamitin yung bus bar ng miniature breaker. Yung bus bar na yon ay para sa neutral line. Okay? So ngayon, isasama ko ngayon sa drawing yung bus bar natin. So yung bus bar natin, minsan 8-10 ang nakalagay dyan. No? So, basta lagyan ko lang ng kunwari dito may butas. Then, nakatornilyo yan. So, makikita nyo yan sa bandang ibabaw ng miniature breaker na yun. Okay? So, dito naman tayo. Ang gagawin natin dito, yung line to mo is N. O, neutral. Okay? So, ang sistema natin nito, yung line man mo is 220.
220 kagad yung lineman mo, then yung line 2 mo ay neutral. Okay. Yung line 2 is neutral. So ang tawag dito ay line 2 neutral. So pag sinabing line 2 neutral, isa lang yung may boltahe diyan, no? So matetester mo yan kung ano yung walang boltahe sa may boltahe. Lalo na kung test light ang gamit mo. Kung test light ang gamit mo, titestingin mo yung isang linya. Kunwari ito yung test light mo. So dalawang wire yan. Idikit mo yung isa. Then sa isa is yung kamay mo. Pero siguraduhin mong hindi ka naka-ground. No? So iilaw yan pag merong linya. O yung 220. Samantalang kapag sa neutral mo tinesting, wala. Walang ilaw mangyayari doon. No? Okay, so doon naman tayo sa mismong miniature panel board breaker, no? Okay. So, yung line 1 mo, okay, saka yung line 2 mo, mag-iiba na ngayon yan. So, sa line 2 neutral, so magiging iba na ang sistema natin yan. Although, yung line 1 at saka yung line 2 mo, o line man tsaka neutral mo ay dadaan pa rin sa main. Okay. Yung neutral mo na galing sa main, dediretso yan dito sa bus bar. Okay, bus bar. Ngayon, yung mismong mga linya mo na yan, na 20 ampere, 15 ampere, dalawa lang nung una yan, di ba? Kapag sa neutral, o sa line to neutral natin gagamitin, pwede mong maging apat na yan. So, paano ko nasabing pwedeng apat na yan? Kasi nga, yung line to mo, o yung neutral mo, dumiretso na sa bus bar. So, itong mga bus bar na to, pwede nang dumiretso kagad sa load. So, do-drawing ko pa paano ang sistema, no? So, yung lineman mo, ito, j-jump yan pag ganyan. Then, j-jump din pag ganyan para mag-supply yung breaker natin. Ito, mag-j-jump din. Sas, ito, mag-j-jump din yan. So, paano nangyari yan? Bakit nagkaganyan? So, apat na yung breaker natin ngayon. Kasi nga, yung neutral natin, pwede na natin diretso sa lighting kagad. No? Kaya meron tayong bus bar, diretso na kagad yan dito sa lighting natin. Then yung isa, pumunta rito. No? So yung ganitong sistema, pang commercial to, pero kapag ganito nga yung breaker nyo sa lugar nyo, ang ginamit nyo, lalo na kung neutral o line to neutral ang gamit nyo. So dadami ngayon yung breaker nyo. No? So, yung isang neutral nga, sabi ko sa inyo ito, neutral. Yung neutral nyo, doon yun na kinunik sa bus bar nyo. Yung neutral, pwede ka agad diretso yan sa loading mo sa outlet. Then, itong isa is na 15 ampere para sa lighting mo, diretso yan papunta dyan sa loading mo. So, nakita nyo, meron na agad kayong breaker na para sa outlet at para sa lighting. Pero isang breaker lang. Kasi nga yung 220 volts lang yung nilalagyan natin ng breaker sa neutral. So meron ko pang extra na isang pang outlet, isang pang lighting. Okay? So, Monso, kung nakikinig ka o napapanood mo ang video na to, ito yung kasagutan dyan, no? So, kapag provincial kasi line to neutral ang gamit. So, ganito yung pag-wiring yan. Kapag sa line to line naman, yung kaninang tinuro ko. Okay? So, kung bago ka sa channel ko, please subscribe, click the notification bell para updated ka sa mga video ko pang darating. At click mo na rin ang like button kung nagustuhan mo yung video na to tungkol sa miniature panel board breaker. So, thank you. God bless. Thank you.